Magandang hapon mga mommies. Ito yung karugtong ng aking video. Ito yung mga halaman na maswerte sa loob ng ating tahanan at kahit sa labas. Ito, meron ako ng mga collection ko ng hindi man lahat. Kasi yung pinost ko is actually 17 dapat yun. Ang kulang dun sa pinost ko ay calamansi tsaka yung bamboo. Ito ang isa sa maswerteng halaman sa loob ng ating tahanan. Ito ang bamboo. Napakaswerte daw yan base sa ating mga feng shui expert. Ito naman yung money tree. Isa ito sa ang kategory nito ay nahihilera sa mga money plant. Yung mga maswerteng halaman sa loob ng ating bahay. Pang indoor siya kasi hindi siya masyado pwede sa mainit. Ito naman, ito yung nabili ko kahapon. Actually, maliit pa lang siya. Ito yung peace lily. And then, ito, isa naman siyang klase ng money tree. Ito siya. Actually, ang mga may tinik na halaman ay hindi swerte daw base sa pag-aaral. Pero, ang mga rose ay exempted. So, ito, meron na rin ako. At saka, ito yung aking kalamansi. Nakalagay siya sa pinaka bungad ng aking gate. Pagpasok mo sa gate, siya yung makikita mo. Medyo malaki na, marami na rin kami nakuhang bunga nito. Ayan o, may mga bunga na ulit siya, namumunga na ulit. Ayan, medyo maliliit pa nga lang kasi napitas na namin yung maraming bunga. Mga medyo mga hinog na kaya pinitas ko na ayaw ko pa nga sana siyang pitasin. Kaya lang, hindi na mapapakinabangan pag natuyot na. Eto naman yung rubber plant na nabili ko. Nakalagay na siya sa marble na paso. So medyo may kamahala na kasi ang rubber plant sa pinagbilhan namin ay sa binilhan namin ay medyo may kamahalan kasi sinasabi nila na pagka itong mga klaseng tumataas siya, nagiging kahoy, pero ito may bonsai na kaya may kamahalan na. So ito yung rubber plant na swerte sa mga pinanganak ng Virgo. Yung pinanganak ng September na Virgo ang zodiac sign. Ayan. Ito naman yung isang klase ng money plant. Ayan o, nakikita nyo ang dami na niyang bunga. Kaya lang green pa. Nahihinog siya, kulay pula ang ano niya, yung bunga. Ito naman, ayan yung aking mga orchids. Isa din yan sa maswerteng halaman dito sa loob ng bahay. Ayan. Ito naman. Kung makikita nyo yung aking rose. So, ayan, oh, kulay puti. Namumulaklak na. Ayan, madami na mga bulaklak ng aking rose. Ito naman, mga ayan, oh. Ito, mga indoor plant. Outdoor. Ayun, ayun yung bromeliad. Ayun, may pink, may yellow, may red. Ito naman, anthurium. Yan naman, wala siya sa listahan ng mga maswerteng halaman. Pinakita ko lang sa inyo kasi maganda yung mga bulaklak niya. Nakakapag pag-good vibes sa ating mga mommies. Lalo pag nakakaranas tayo ng mga stress sa ating buhay. Ito naman, ito yung sabi ni ate dun sa pilihan ay ang million dollar flowers. Yan. Ang dami-daming bulaklak niya. Medyo patapos na ang bulaklak niya pero pagka nag-uumpisa pa lang siya ay kulay lavender. Kaya napakaganda ng bulaklak na yan. Nagustuhan ko yung inalok sa akin ni ate. Ito daw yung nabubuhay lang siya sa hangin. Pero didiligan mo din paunti-unti. Yung konti-konti lang daw ang pagdilig. Parang isa rin siyang klase ng bromeliad, kaya lang sa air siya nabubuhay. Ayan, ayan pa yung binili ko doon sa silang. Sinabit ko dito para panglagay sa gilid ng sa corner ng ating bahay. Ito, ito din yung isang klase ng ayan, bromeliad. Ayan o. Ito, ganun din. Bromeliad din ito. Kasi ang bromeliad kasi maganda sa indoor.
matagal-matanggal ang bulaklak niya, at the same time, napakaganda ng mga bulaklak na, ayan siya, ibang klase din ito, ito parang stripe, yung isa naman kanina, green, pure green lahat. Ayan, ito naman, ganun din, dito naman siya, ito bromelia din, ayan, medyo maliliit-liit ang mga dahon, stripe din, kaya lang, mas yellowish siya compared dun sa isa. Ito yung sinasabi ni ate na pangtanggal ng mga odor. So, ako, dati ko pa nabili ito. Yan. Dito ko siya nilalagay sa center ng aming mesa. Para, kasi napapansin ko yung mga langaw. Instead na lumipad, minsan hindi may iwasan yung mga langaw nakakapasok sa bahay kasi pagbukas yung pinto. Ayan, dyan siya kumakapit yung mga langaw. Dati ko pa ito binili, maliit lang siya. Kaya pwedeng-pwede sa loob ng bahay natin sa ganito, katulad nito, nasa nakapatong sa mesa. Ito naman, yung medyo malaki na, na binili ko bago ko lang siya binili. Ayan, dito naman siya nakalagay sa ibabaw ng aking cabinet. Kitchen cabinet ko, ayan. Masasabi ko siguro na ang mga halaman ay nadadala din ng swerte sa ating tahanan. Kasi yesterday, nung kagagaling namin ng silang, alam niyo pagdating na pagdating ko, ako kasi mahilig magpapaniwala ako sa mga swerte. Mahilig ako maniwala sa mga sabi-sabi na nagbibigay ng swerte. Kasi who knows naman, wala namang masama, diba? Kasi maniniwala ka lang naman. Nasa sayo na lang siguro sa pagsisikap din at sa sipag mo. Tingnan nyo, ngayon kararating lang nung aking kasama dito sa bahay. Ayan, pagdaan niya dun sa bumibili sa amin ng mga paninda namin. Ayan, may order sa kanya agad. Kaalis lang niya ngayon. Nakabenta agad siya ng 10 piraso. 10 klase ng gummy worm na mga binibenta namin. Ayan, yan yung isa sa mga binibenta namin. Inaalok namin sa mga tinda-tindahan. Ito, mga gummy worm. Ito, mga marshmallow. Ayan, mga kinding pambata. Ayan, madami sila. So, sipag lang at syaga. Tapos, ito naman, tingnan nyo, maliliit na bromeliad. Ang gaganda, ang cute niya. Nakalagay lang siya sa maliit na paso. Kanina, dito ko siya pinatong sa rubber plant para yung aking rubber plant magkabuhay. Pero, ayan yung full picture ng aking rubber plant. So, yan yung sinasabing isa sa mga maswerteng halaman. Alam nyo ba, yesterday, na habang pagdating namin, tuwang-tuwa ako at siguro blessing din kasi dumating yung aking eldest. Ever since academic scholar siya. So, every now and then nakakatanggap siya galing sa iba't ibang sektor. Minsan kay governor, may isa kay congressman, at saka sa school nila, binibigyan sila ng incentive. So, pagdating namin, binigay niya sa akin yung every time na nakakakuha siya ng incentive, binibigay niya sa akin ang 50%. So, yesterday, binigyan siya ng school nila ng 6,750. So, sayang din yun. Binigay naman niya sa akin ang 3,000 dahil yung iba binili naman nila ng mga gamit sa school at saka ng pagkain. So, blessing, malaking blessing siya sa akin kasi kahit na hindi pa siya nakaka-graduate, halos sumasahod na rin siya. Marami na rin ang natanggap niya galing sa government support. So, tapos nung pagdating ko din, dumating naman yung isa kung nagdi-deal ng mga paninda ko. So, hindi ko in-expect na pati yung dating may utang sa akin ay nagbayad din yesterday na pagdating namin. So, talagang siguro dahil din sa tiyaga, sipag at pananalangin na sana'y kumita tayo at umasenso sa buhay, kasama pa ng mga halaman na to na nagbibigay ng swerte sa ating buhay, ay talagang naniniwala ako na higit sa lahat, pag may panalangin, may tiyaga at may sipag, lahat ng ating mga pangarap sa buhay ay ating makukuha at makakamit. Lahat ng swerte ay ibibigay sa atin sa takdang panahon at in God's time, sabi nga, in God's perfect time. So, ito po ang kabuuan ng aking video. Sana po supportahan nyo ang channel ko. Punta lang po kayo sa YouTube at pindutin nyo po doon ang subscribe para sa mga susunod ko pa pong mga videos. Papangako ko na sa mga susunod kong videos ay pag-iigihan ko pa kasi pag first timer ka, syempre nandyan yung mga lapses, nandyan yung mga mali-mali. So okay lang yun. Ang mahalaga na isi-share natin yung iba nating
gustong may parating sa ating mga subscribers, sa ating mga kaibigan, at sana'y may kahit papano ay may matutunan kayo sa aking mga videos at sa aking sa pag-subscribe niyo sa aking channel. Maraming maraming salamat po, at hanggang sa muli po sa mga susunod pa pong mga video, maraming salamat po sa pagsubaybay, sa panonood. Thank you po. Oh, Nay, ayan, oh, binidyohan kita. Oh, ayan, naririnig niyo si Nanay. Oh, tingnan niyo, 90 years old na si Nanay. Ayan, lagi siyang pumupunta sa akin. Binibisita niya ako. Ayan, oh, katatapos ko lang mag-video. Ayan, si Nanay dumating. Kinakantahan niya ako pag napunta siya dito sa akin. 90 years old na siya. 92. Ah, ay, 90 pa na pala, mali. Ito. Ayan, o. Thank you. Thank you po, Nay. Ayan, sa konting bagay, kahit pa pala napapasaya ko si Nanay, di ba, Nay? Bye. Ako naman ang katwira. Kaya dahil sa blessing na natatanggap ko, ako naman ngayon ang magbibigay ng kahit konting blessing kay Nanay. Napakasaya ko kahit sa kaunting bagay, nakakatulong ako sa aking kapwa, lalong-lalo na kay Nanay. So, halos every other day pumupunta siya, kahit pa paano nakakapagbigay ako dahil isinishare ko din kay Nanay at sa iba pa na higit na nangangailangan ng ating kahit kaunting tulong. Kaya sana kay si Nanay bigyan pa ng mahabang buhay. Sa tuwing ako'y kinakantahan niya, napakasaya ko din kasi sa kanyang edad, nagagawa pa niya akong puntahan. Minsan, halos araw-araw. So, hindi ako magsasawa at hindi ako nagsasawang bigyan siya ng kaunting ikaliligaya niya. Kaya, sa kapwa ko mga mami, yung mga katulad ni Nanay ay ating kalingain kahit hindi natin sila kaano-ano at hindi natin sila kilala. Bigyan natin sila ng kaunting kasayahan. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa susunod ko pa pong mga video, maraming salamat po.